pagkakapoy or yung flame, lampas na, akapunta sa kisame, hindi na yan small. Laman dyan? Tubig. Tubig. Yes, tubig will is enough. Okay? So kung may class A, may we have also the class B. It involves flammable. Diba? Flammable liquid and gases. Madaling magliyam. Of course, adyan na example. Ano pamatay sunod dyan? Is water also the best dyan? Blanketing. Hindi rin. Blanketing. Blanketing. So, idea kayo, aalisin nyo yung oxygen. That's good. That's good. At least somehow meron kayo idea. Okay? Class B. And we also have the class C. Ano yung class C? As stated dyan. It's not an electrical fire. It's a energized electrical fire. Take note of the word energize. Ang electric pan na to, pag inoff mo, still energize mo siya? Na? Meron pa din. I-off ko electric pan. Meron pa din. Meron pa din. Energize mo siya? Yes. Bakit naging energize siya? Kasi nakasaksak lang. May gano'n. Nakasaksak siya. Hindi siya gumagana. Oh, eh, meron pa rin ano. So, hindi na. O, sinang sabi? Pag nag-work pa yung... Oh, raise your hand. Sinong sabi energize? Naka-off sa switch? Raise your hand. Energize. Naka-off sa switch? Energize. Nakasaksak siya. Eh, sinong sabi energize? Ako. One. Nakasaksak siya. Two, three, four. Sinong sabi hindi siya energize? The rest. Energize siya. Energize siya. Nakasaksak pa eh. Once yan ay nakasaksak sa wall outlet, it's an energized electrical field. Kapag yan ay unplug, it is an electrical equipment lang. Kaya patanggalin talaga. Sino sa inyo ang may split type aircon sa bahay? Lagi yan, okay. Na-notice nyo, siyempre sanay ka ma'am, pinapatay mo sa remote. After turning off sa remote, what else you do? Walang plug ang kami. Breaker. May breaker kay ma'am? Na pinapatay mo sa breaker? Kay ma'am, hindi niya pinapatay sa breaker. Pag pinatay mo sa breaker at inon mo, ano makikita mo sa unit? Kung na inaobserba mo. What day, di mo na-observe? Oh, baka di mo pinapatay sa breaker. Hindi pinapatay. Hindi mo pinapatay, di ba? Ang breaker ng... Ano po breaker, circuit breaker? Nasaan yung breaker? Is it na outside of the house or inside the house? Inside. Si ma'am, ang circuit breaker ng split type mo, is it inside the house or outside of the house? Inside. Okay, that's good. Kasi yung iba, makikita niyo to. Ayan o. Ano nyo to? Isa? Nasa box? Yan ang kanya circuit breaker. Isipin mo. Nandito sa labas, paano ma-access mo yan? Di ba? Reference, sa liwanag. Papatuwin nyo. Patay, kung andun ang breaker sa loob niya, patay mo si breaker. Then i-on mo ulit. What do you love it? Marami na ako nakausap, even sa akin. Pag on ko ng breaker niyan, yung indoor unit, yung nasa loob, kasi ito outdoor unit eh. Yung aircon, yung indoor, tutunog. Pag tunog niya, lalabas, bubukas yung vent. Sasara siya uli. It only means, nung sinwitch on mo yung breaker, may kuryente ng dumadaloy. Nakuha niyo yung punto? Unlike kung siya yung off, hindi siya energized kasi cut na yung supply. Kasi kaya ka ini-stress out dyan, tatlong sunog na ho dito sa Amos, split type aircon. Kaya maging habit nyo po na if you're not using the electrical equipment, i-unplug nyo. Yung a simple charger, cellphone charger, di ba? Ugali rin natin, saan kayo nag-charge? Sa may ulim na. Tapos ilalagay sa uno na, sa kama. Nakakita na kayo ng, naramdaman nyo na ang charger umiinip?
Naramdaman niyo na ang battery ng cellphone umiinit? Nakakita na kayo ng battery ng cellphone na nag-bloat? Lumobo? Nakisend the beat. Nakita na kayo? Yung dating mga batteries ngayon, di ba? Those are fire hazards. Oh, fire hazard pala yung ata. Hindi sabihin mo na palitan na niya. Oh, pero yun yung sinasabi ko eh. Sa bahay. Ano sa bahay? Kasi dito sa school, somehow, may fire safety compliance. Ano-ano? This seminar is on fire safety compliance. You have the fire extinguishers with you. May mga fire alarm kayo rito. Isa bahay talaga. Kasi ito, short ano lang. Malaking statistics po na sunog sa buong Pilipinas. Sa hindi bahay. Sa businesses. Sa bahay. Kabahayan. Kabahayan o malaki. In fact, dito sa atin sa Imus, alam niyo yung kwartel? Kampantalyan kasi yan. The first sunog was for this year, I'm referring to this year. January 29, 9 houses ang sunog. Nasundan ka agad. March 21 houses. Sabi ko, ano ko? Kasi sa atin ho, Pilipino, magalit na kayo, ano? Isa sa pangunahing dahilan ng malaking sunog ay kapabayaan. Pabaya, followed by walang pakialam. Yan ang nagiging dahilan. Okay? So, pag yan pa rin ay nananatili pa rin sa bawat pamilya, sa neighborhood, sa community, mahirap i-eradicate ang threat ng sunog. Lagi nandyan yan. Okay? As well as ang mga involved ay animal fats, oils, mantika, grease, class K yan. So basically, yung apat lang naman ang common dito sa atin sa Pilipinas. We have the, ayan, fire extinguisher. Sinong marunong gumamit? Wala. Ay? Hindi ako marunong. Kaya gusto namin matuto. Sabi ko pa naman kanina, fire safety compliance, somehow, fire safety compliance kasi may fire extinguisher. Diyos ko po, wala pa lang marunong gumamit. Kalimutan na. Maroon ako, ma'am? Tanggalin. Okay. Ayan, very good. Ayan. Kaya nga sabi ko kanina eh, di ba? Pre-fire planning. Naku po, pag hindi pala kami pumunta rito, nagkasunog. Wala. Tubig lang kukunin namin. O, tubig lang kukunin. Di ba? So, yan ang parts. Di ba? Pressurize yan. It's a dry chemical. Powder yan. Powder yan. Here's how to do. Panoorin niyo itong video po. Tanggalin yung pin. Oh, sinabi niya, it is intended for small fires. Paano yung malamang small fire? Simula pa lang. Nasisimula pa lang. Ah, okay. Tama, maaaring yung tinatawag na ignition stage pa lang. Nasisimula pa lang. Ngayon yung pagkakapoy or yung flame, lampas na, aabot na isa may, hindi na yung small. Hindi na yung small, ha? Kumbaga sa sugat, first aid pa lang. Okay, the last one is the correct type. Di ba? Ayan, nandiyan yan. Ayan, ABC. Nakasulat siya. Plug in. Oh yeah. Kung may marites, may marisol, merong pass. Ito yung pin.
Okay. Ito po kasi 10 pounds sa standard to, no? Ito yung in-encourage namin sa bahay, meron din kayo. Kung kayo may four wheels, may kotse kayo, yung 5 pounds naman. Maliit, much smaller. Kasi ito, napakabigat, makakalug-kalug sa sakyan niyo eh. So, yung 5 pounds lang. Pero yun, okay lang yun, may... So, kaya sinasabi, dapat correct type. Kasi there are different types of fire extinguisher. Dito sa school nyo, ito yon standard. Kasi color coding yan, sa mga gas station kasi meron naman blue, kulay blue. Hindi yon pwede sa class C. Ano yung class C? Nasunog? Energize. Hindi yon pwede. Ito pwede. Yung class C kasi, ay yung blue kasi, may tubig yon. Pag yon binuga mo, bula, foam. To produce foam, you need water. That's why may, hindi yung pwede. But anyway, just to give you na information lang. Kaya nga sinasabi doon sa ano, make sure na correct type yung gamit mo. Kasi mamaya, nakakita ka pa extinguisher sa ano, may sunog, ayan, eh kulay blue. Hindi, parehas lang yan. Sasabi mo, parehas lang. Eh, involve kuryente. Ginamit mo yung kulay blue, hindi mo sinchinek. Kaya, pero ito kasi ABC, yung pula particularly, okay yan. Okay? Here's another video, panoorin niyo po ito. Eh, yung kaninang sabi niyo, basang-basa. Kapag mantika, or class K ang involved. Ano yung bubuhos niya sa palagay niyo? Antika. Kung ano rin yung bubuhos niyo sa bahay? Antika. Yan yun. Nangyari yan. Nangyari. Kung papanoorin niyo, sa pinapanood niyo, diretsahan niya nilagay doon sa nag-aapoy na mantika. Kung sa bahay yan, anong gagawin niyo? O kasama niyo sa bahay? Nag-aapoy yan. Maari? Sasabuyan yan. So, pag sinabuyan mo yan, kalat yan. Kaya, pumuhuli, ilagay. Sa unang lagay, hindi nga nakuha yun. That's the second time, oh. Diba? Eh, sabi nyo kanina, doon sa fire blanket kanina, basa, basahan. Pwede siya talaga. Pero kailangan yung pigain. Kasi kung yan ay nilublog mo sa tubig. At ang idea mo, blanketing, i-approach mo. At somehow may tumutulo pa yan. Eh baka maya pagtulo ron, naliliyab na sa harapan mo yan. Kaya lang nga, sinasabi nga, kailangan yung pigain. Kaya lang nga, pag nag-set in na yung panic mo, wala na. Hindi mo rin maiisip. Basta itapon mo na lang siguro yan. Diba? Oh, ito. Panoorin nyo rin ko ito. Kitchen fire din. Mga common causes sa bahay nga eh. Meron din edit. Exit drill in the house. Lalo na yung malalaking bahay. Tatlo. Tatlo palapag or second floor. Ano yung... Oy, meron pala. Isa lang ang lumabas. Ganun din yun eh. In times of any emergencies, whether it's fire or earthquake, meron kayong parang, di ba dito nga sa... During fire drill, di ba may evacuation area? Kung saan kayo pupunta sa safe area. Ganun din sa bahay nyo dapat. In the event mayroong emergencies, natural calamities or whatsoever, at ang kayo inapektuhan, mag-designate kayo na isang ano, area mo sa kayo makikita. But of course, napaka-importante yung kapag sunog sa bahay nyo, may lalabasan kayo. Kaya nga sinasabi ko kanina,
yung mga naka-grills na bahay, sana may window opening yan. May window opening ho ba ang mga grills nyo? Wala. Wala. Yung iba ho, sa totoo lang, may mga piloso po. Sa totoo lang. Kasi siguro mga bago mag-pandemic, sa City Hall ako, dumadaan sa akin mga building plans. Nagpa-provide ng ano? Nagpa-provide ng window opening. Ito, malaki itong ano to, yung window pane ito. Di ba, malaki ito eh. Di ba yung typical sa bahay, ganyan lang? Nagkawa ng window opening, ganito lang. Sabi ko to sa may-ari bahay, sir, tanong kita, kakasya ka ba dyan pag lumabas ka? Sabi, hindi siya makakibok. Pinalakihan ko yung ano, opening. Sabi ko, sir, kaya dumadaan sa amin yung mga plano ng bahay niyo, is for your safety. So, inayos. Pagbalik, yun, double pay ng nabubuksan. O, hindi, okay. Approve ang plano. Approve ang ano, bahay. Okay? So, actually, sa last part na rin tayo eh. Sino sa inyo nakakita na ng sunog na tao? Wala pa? Ay, magla-lunch pa naman. Sorry, ano? Sino yung makakita? Ayaw. Sino makakita ng... Sa mga news lang. Sa mga movies. Ay, ito. Ayan. Ay, nakita nyo? Nasaan yung katawan? Wala na. Wala na. Ayun, kaunti na lang. Nasaan? Brown. Nakita niyo ba? Hindi niyo kita eh. Iba yung may brown. Ah, nangyari yan 2017, January 4. Ah, I think 17-year-old boy. Lasing. Heavily intoxicated. Walang kuryente sa bahay. Natayo ng laga na ganyan kantina. Ayan siya. He end up like that. Kita niyo na? Okay. Hindi. O, oh, mabilis lang. O, kita niyo. Hindi rin. Mabilis nga yun. O, nakita niyo. Grabe, no? Ang tao, pag nasunog, lumiliit. Ay, sa ano? Ano mo, tuig. Sa likod ng district mo. Huwag na, kakain pa naman kayo. Any questions? Ito po ang aming hotlines. Kung if you're not from Imus, of course, tawagan nyo na lang kami. So after this, lalag fire demo na tayo para ano na kayo. Ah, sir, fatigue, excited. Sino ang... Bakit, kukunti lang naman kayo. Questions? Baka may questions? Pass. Anong pass? Pull. Aim. Squeeze. Sweet side to side. Ay, sinisecure lang itong bandware na to. To remove this, ito kasi pag wala yan, madali matanggal spin. Okay. So, all you need to do is twist. Then, pull the pin sideways. Kapag distant pang apoy sa inyo, huwag nyo muna i-pull si pin. Kasi kahit na si pin mo na natanggal mo si pin, ready ka na. E minsan, nagpapanik ang tao eh. Napipress mo na. Baka pagdating mo, ubos na laman. So, pag na malapit ka na sa apoy, that's the best na saka mo siya pin. Alisin ang pin. Pull the pin, sideways lang. Kahit ilapag na lang dyan, ganun lang. Diba? This is the handle. Ito yung lever. Ito yung pinipress nyo para lumabas. So I'll put it back. Ayan. Pag magtatanggal kayo ng pin, sakto nga relax lang. Kasi pag hawak nyo yan, hanggang magtanggal ang pin, hindi mo maalis yan. You're applying pressure eh. Relax lang. Patiga, relax. Relax, patiga. Yes. Patiga. Okay? Yes, okay. Ano pa dito ulit ganito yan? Okay, good question. Ito kasi, democratic. Kung baga yan, bibili na rin siya. Nasa green yan, ideal, ano? Sabihin, 100% ito. Yung pressure, yung chemical niya, is 100% reliable siya. Once na mabawasan mo yan, babagsak si pressure. In 10 to 15 seconds, continuous pressing, ubos ang laman ito. Mm-hmm.
kaya possible na yun. Oh, ngayon, sabi nga kanina, 8 to 10 feet. Dahil pressurized to, abot yun. Kasi kung malaki na apoy, malaki yan. Sabi nga, this is used only to small fires. Kasi baka may hesitant ka. Ay, may apoy. Di ba siguro somehow, iba sa atin nakapagsiga ng basura. So alam mo, may alam kang matatansya mo yung init. Di ba? Kung malayo naman, hindi ka naman mainitan, lapitan mo. Di ba? Oo, para mas ma-hit mo agad. So aim at the base of fire. This is the os, this is the nacelle. Ito hawa. Kasi pressurized ko eh. Dito mo man lamang lalaki talaga. Pag ginawa ka ng boyfriend mo dito, alam mo na magpalitan yung boyfriend. Diba? O, demo sir, paano mahawak? Paghawak. Awang boyfriend, ha? Relax lang daw, relax lang. Relax lang. Paano mahawak? Yun! Patayin!